Naghahanap ba kayo ng carbon fiber shaft na parehas ng accuracy ng Q-Tech Synergy, na parehas ng power ng Predator Revo, at wooden feel at aesthetic value ng Mesh Ignite, pero friendly budget ang presyo? Well, itong topic sa ating video na ito ang para sa inyo. Good news guys, ito na ang pinakaihintay nyo. Ang bagong labas ng NC2 by Nimrod Senisa carbon fiber shaft. Kung di po ako nagkakamali, itong shaft na to, itong carbon fiber na to, ito yung parang pinaka-third edition niya. Yung unang labas niya ay 1275, tapos may review ako siguro 3 months ago na 12.9mm na carbon fiber. But I think ito yung pinaka-maganda sa nagamit kong carbon fiber niya. Bakit? Dahil close siya sa accuracy ng Q-Tech Synergy, close din siya sa power ng Revo, at yung feel niya, tunog niya, tunog kahoy, parang Mesh Ignite. Pati aesthetic value niya ay kuwang-kuwa ang Mesh Ignite. Ang size niya is 12.4, parang Revo, at naka-white bolt siya na parang Q-Tech Synergy. So, this comes with two variants, ang Unilock joint at ang Radial joint. Ito po ay naka-pro taper niya. Kaya kuwang-kuwa mo yung power ng Revo, yung plangketa mo can extend hanggang dito sa K-Fort ng shaft. Well, sponsored ako ni Sir Nimrod, kaya ayaw ko naman maging bias dun sa kanyang product o sa kanyang shaft. Kaya I put it to the test versus dun sa ginagamit kong personal shaft na Predator Vantage shaft. So, patignan natin head-to-head how this NC2 carbon fiber shaft pairs with the Predator Vantage na low deflection shaft. So I'm going to compare yung Predator Vantage dito sa NC2 by 5 categories. Yung pangpektos niya, yung kanyang straightness, straight shot, yung long shot, yung stop ball, at yung contra pectus niya. Let's go right into the video and tignan natin how NC2 performs versus a Predator splice shaft. So stop shot muna tayo, Vantage muna. So dito sa Vantage, dito lang po yata ako nagtagal ng taco o shaft. Pangalawa ko na po itong Vantage. Itong Vantage na ito na-acquire ko nung sometime December. So mga nasa 6 na buwan ko na siyang ginagamit. Out of 28 shafts, dito na ako nagtagal na 6 na buwan. So far so good na 4NC2 sa draw shot. So guys, hindi ako nahirapan mag-adjust dito doon sa carbon fiber na 12.4, although 12.9 yung Vantage, kasi yung MIT tsaka yung ibang carbon fiber na ginagamit ko before was also 12.5 at around 12.4 also. So napansin ko lang dito, almost the same siya, at walang masyadong adjustment kay NC2 carbon fiber. So he's going head to head with the Vantage Predator na low shaft. So ang ganda ng pagkagawa nito versus doon sa mga naunang labas ng NC2, I think this is the best. Kuhang-kuha niya yung tira ng Predator. Medyo nahirapan lang ako sa contrapectus dahil syempre mas maliit yung tip niya galing sa 12.9. So I need to look yung tama doon sa puti noong maliit, mas maliit na tip. Ito is long shot using Vantage Predator. Okay, straight shot, maganda rin. Ang napansin ko lang dito sa NC2 na to, kahit first time ko lang ginamit, ang ganda niya guys sa long shot, straight shot. Ibibigay sa'yo. So follow through with the Vantage, assuming tama naman talaga yung stance mo tsaka yung stroke mo syempre. So follow through with NC2. Ganda siya guys, promise, but don't take my word for it. You have to try. Ang kagandahan dito, mas mababa yung presyo versus ibang carbon branded carbon fiber. Ang tip na ginamit dito ay soft victory tip. Predator yung kulay yellow. And now, here is the comparison. So, versus the accuracy. So, head-to-head siya. Parehas na 5 yung accuracy. Sa power naman, parehas din. Parehas din ang power.
So nakuha niya yung power ng Revo, yung accuracy ng Q-Tech. Sa smoothness lamang si NC2, syempre carbon fiber siya. Ito naman kasi ay kahoy. So aesthetic wise, kuha niya yung itsura ng Ignite, ang ganda, white bolt. At sa price, syempre palong-palo kayo sa price. Kasi sobrang layo ng price niya doon sa mga branded na magaganda at dekalidad na carbon fiber shaft. Sa mga gusto pong umorder, please direct message me. Okay, hindi magkakasundo naman tayo sa presyo. At sa sobrang ganda ng shaft na to, guys, hindi naman sa dahil nagiging bias tayo. Honestly, for the month of May, nakadalawang laro pa lang yata ako, nakadalawang practice lang. So kahapon, laro kape with some friends and medyo nakachamba pa ng panalo. Pero first time ko lang ito ginamit at within minutes, nakapag-adjust na ako doon sa from within minutes, medyo nagamay ko na agad yung carbon fiber ng NC2, Nimrod Sinisa. So ang daling gamayin, guys, 12.4mm, ang dulas-dulas, smooth, ang ganda ng patama. Ang nakakagulat dito, kung ano yung adjustment po sa pectus sa mga Predator shop, eh ganun-ganun din, hindi mo naaalisin yung patama niya, kahit pectus. So ang galing ngayon, hindi ko alam pa paano ang naging fabrication nito, pero nakuha nila eh. Kahit yung pool body ko na si Frank, na matagal na rin nagbibilyar, experience pool player na din, ay nagustuhan din to. Kasi he's using Aspire. So halos hindi nagkakaiba ng patama. Napabilib din siya dito sa performance ng shop na to. Sabi ko nga, yung balik tayo dito sa table, sa price, doon nagkakatalo. Sobrang baba niya versus yung mga talagang high-end brands na same din ng performance. Sa deflection, sabi ko nga, yung sa patama niya, walang masyado, actually wala nang adjustment pag magpe-pectus ka. So, para siyang mass ignite. Galing. Sa maintenance, panalo din. Bakit? Kasi versus kahoy, ito, hindi masyadong maintain, hindi mo masyadong pupunasan. Although, kailangan pa rin siyang pupunasan to remove the residue ng mga chok. Pero unlike yung kahoy talaga, naiingatan mo talaga, lagi mo siyang pupunasan. Ito kasi, carbon fiber. And, kahit hindi ka makalaro for a very long time, wala ka masyadong worry na kung saan mo siya nalagay dahil carbon fiber siya. So, yung warpness, very minimal. Huwag mo lang syempre iiwan sa loob ng kotse o saan na mainit ang panahon. Kasi kahit bat, bumabaloktot din as long as naiinitan. So, guys, doon sa mga gustong umorder, just direct message me. Doon sa hindi pa nakakasubscribe, please subscribe, like, and share. And I hope nakatulong ito, lalo na doon sa mga naghahanap ng budget na carbon fiber. Again, don't take my word for it. Try nyo po at malalaman nyo yung performance nito.